Wish 107.5. Ating utak at maganda ang kanyang function. Kung ano daw mga pagkain na mga iba't ibang pagkain na maaari nating kainin para magiging healthy ang ating brain at kasama na rin yung ating katawan. So yan ang matutunghayan niyo dito sa video na to. At sana tapusin nyo hanggang matapos para maintindihan nyo ang buo. So, ang pinaka striking sa video na to, malalaman ninyo dito kung anong mga pagkain na maaring nakatulong sa atin para mabush yung ating brain power, pati yung utak at maganda ang kanyang function. So, ayon sa research, suggests that regular exercise may improve cognitive function. Na italakay ko na rin yan sa mga nakaraan kong vlog, na ang cognitive function ay isang uri yan ng disease. Yung kasama yung Alzheimer disease. Kamak dito sa Merox TV. Salamat sa Diyos sa panagawaan ng video niya sa atin. Na may buhay at tayo at lakas. Para sana naman pagkakataon sa inyo na makapag-share sa inyo na may kinalaman sa ating kalusugan. So, ang topic natin yan, guys, kung kumain ka doon ng mga pagkain na maganda sa ating mental, ang inyong katawan ay kasama na rin. Ano ang mga pagkain na food are partially important? Tip your green matter, happy and healthy. So, kung ano daw mga pagkain na mga iba't ibang pagkain na maaari nating kainin para magiging healthy ang ating brain at kasama na rin yung ating katawan. So, yan ang matutunghayan niyo dito sa video na to. At sana tapusin nyo hanggang matapos para maintindihan nyo ang buo. So, ang pinaka striking sa video na to, malalaman ninyo dito kung anong mga pagkain na maaring nakatulong sa atin para mabush yung ating brain power. Ayan, whole grains. So, ang whole grain, guys, ay nakatulong. Ang whole grain may improve kan concentration and focus. Para makakonsentrate at makapokus ka, maganda daw yan whole grain. Ayon sa statement dito, pili fish. Ayan. May promote health brain function. Ayan, guys. Ang oily fish ay nakakatulong yan para daw kalusugan ng ating brain function. So, yan ang statement dito. Sa number 3, blueberry. We boost short term memory. Ayan, guys. Sa number 4, tomato. Ang tomato, guys, may prevent free radical damage. So, ang free radical damage, guys, so isang substance yan na nagkukusya ng mga karamihan
karamdaman or mga sakit. At sana guys, nasundan nyo ang video na to. At ako na rin ay humingi sa inyo ng pasensya kung ano man ang pagkukulang ko sa pag-discuss sa inyong tungkol sa tinatalakay natin ngayon. At kung may mga comment kayo dito sa video na to, maaari lang kayong mag-comment dyan sa comment box. Igs! Sa number 5, igs! Ang itlog pala, Middle Brain Screen Kids. Ayan guys, so ang itlog pala ay maganda sa ating brain. Ayan guys, Black, sa number 6, Black Quran may reduce anxiety and stress. So ang Black Quran ay isang uri ng prutas na nakapagbawas sa mga anxiety and stress sa ating brain. Sa number 7, pumpkin seeds. Yan. May enhance and boost mood. So ang pumpkin daw, pag yan ang ating kinain, ay nakakatulong para ma-enhance ang ating enhance and boost mood. Maganda ang yung mood pag kumain ka nitong pumpkin seeds ayon sa statement nating tinatalakay dito ngayon sa video na to. 8. Broccoli. Ang broccoli ni improve brain power. So ang broccoli, tinatalakay ko na rin yung broccoli sa marami niyang mga benefits. So ang kailangan lang dito ay sa tamang ano lang, tamang diet lang, kasi na i-ano ko rin tong broccoli na makasama siya sa tinatalakay ko nung nakarang vlog, na may kasama siya sa gutrogenic. So yung Greek gutrogenic, sabi ko nung nakarang vlog, ay kasama siya sa nagkukus ng glitter. So ang kailangan lang natin dito ay moderation. Ayan guys, sa number 9, sagi, or correct pronunciation that ay ang sabi ito, sagi, mibus memory and concentration. So boss yung palakasin daw ang ating memory at concentration. Pag itong sagi ay ating kinain. And guys, sa number 10, nuts. So ang nuts guys, nuts may help to take healthy brain function. So ang nuts para sa magandang ating malusog ang ating utak at maganda ang kanyang function dito sa nuts. Sana sa nabanggit ko sa inyo guys, may naintindihan kayo at may natutunan kayo kahit papano. At kung mahilig kayo dito sa mga ganitong video, sana niyong kalimutan na suportaran ang channel ko, ang Milraps TV. I-consider niyo ang Milraps TV to subscribe, dahil nagtuturo ako dito ng mga tips na may kinalaman sa ating kalusugan.
At kung may mga comment kayo na sa video na to, maaari lang kayong mag-comment dyan sa comment box. Ate, makakatanungan nyo, no-comment na po ako dyan. Na sa tingin nyo magandang pag-usapan, maglagay na rin dyan kayo sa comment box. At kung gusto nyo na ma-shoutout yung pangalan nyo, maglagay na rin dyan kayo sa comment box. Maglagay kayo hashtag Melraps TV para ma-shoutout yung pangalan nyo. Ayon sa research charges that regular exercise may improve function. So, ang cognitive function na italakay ko na rin yan sa mga nakaraan kong vlog, na ang cognitive function ay isang uri yan ng disease. Yung kasama yung Alzheimer disease. Ayon sa research ay may mga pagkain daw na nakatulong sa ating brain power supplement, na para sa ating brain. Kung sa tingin nyo ay kulang kayo sa mga sa nabanggit ko dyan, ay hindi nyo na achieve, hindi nyo nakuha ang mga pagkain na kailangan sa ating brain, ay may supplement dito na maganda sa ating brain. Having a nourishing, well-around diet give your brain the chance of avoiding disease para daw makaiwas sa mga sakit. May mga may supplement dito na maganda sa ating brain. Okay guys, so ang kailangan lang natin, essential, if you are considering taking a supplement, it is a best to discuss with your GP or qualified healthcare professional. So, kung gusto mo na mag-take ng food supplement para sa ating brain, ay maaari lang kayong i-consulta mo na nyo sa mga pharmacist or sa espesyalista para matulungan kayo pag yan ang gagawin nyo. At sana naintindihan nyo ang video na to at may natutunan kayo, at magpaalam na sa inyo at salamat at ingat kayo palagi. And God bless. Click on the bell icon. Thank you.